Alright guys, welcome back to my channel. It's me, Jonel Suma, of course. Alright guys, for today's vlog, gagawa ko ng panibagong update or review nitong aking Lenovo tablet na pinili ko sa Shopee. So, after 1 year guys, gagawa ulit ako ng panibagong review kasi nung unang review ko nito, ang daming mga questions guys, ang daming mga nagtatanong kung kumusta na ba itong tablet and even up to now, if gumagana pa ba siya. So, ito na yung itsura niya. Binili ko siya ng keyboard and then silicone case para hindi siya agad masira. So, papakita ko lang sa inyo yung itsura niya after 1 year. Kung ano nga ba ang nagbago sa kanyang physical features. So, ito yung pinakakulay niya, apo. Meron siyang tatak na apo dito sa likod. And then, yan yung itsura niya. So, para hindi pa siya gaanong nagalaw. Kasi nga, binili ko siya ng protective silicone case. So, kukuha tayo ng mga questions guys galing sa ating mga viewers. So, let's start. Unahin natin itong kay Lesty. Good day, nice video. As lang if smooth mag-browse, read na PDF files ng tablet. Planning to buy for reading. Thank you. So ayun na guys, try natin magbukas ng PDF file. Punta tayo dito sa PDF reader. So ayun guys, nagbukas. So magbukas tayo ng mga file ng PDF. Ayun. So open natin guys. Ayun. So ayun na guys, as you can see no, malinaw naman yung file, yung PDF. Pwede po siyang i-zoom and palagihin para just in case mahirap pa kang magbasa, pwede mo siyang i-zoom. Sa nagtatanong kung pwedeng gamitin pagbabasa ng PDF file, so smooth naman siya. Ayun o, makapagbasa ka ng maayos. Katunayan guys, ginagamit ko to for my online job na ginagamitan ng PDF file. Punta na tayo sa second question. Galing kay Dachi Cofreros, OTG ready pa ito? So guys, yes, OTG ready po ito. And kapag nagtatransfer ako ng mga files, so from computer to tablet, so ginagamit ko siya ng OTG USB. So try natin kung nare-read yung USB OTG. So lagay natin dito sa taas. Ayun. Yan, sinaksak ko na siya guys. So ayun, nag-read siya oh. So pwede siyang gamitan ng USB OTG. Ayun oh. External USB storage. Galing naman kay Legendary Watcher. Pwede po ba siya sa PUBG Lite and ML? Ayoko kayong ma-disappoint guys, no? So, nung one time na in-install lang ko siya ng ML, tapos tinry kong gamitin, na-disappoint lang ako kasi super lag siya. Sa mga lahat ng mga online games, lag siya. Hindi ka makapag-play ng smooth. So basically, pwede lang siya sa mga offline games like yung mga world games, soft games. Try natin yung mga soft games like this one. So ito na lang. Try natin maglaro, no? So ayan guys. Para sa mga mahilig maglaro dyan. So, ayan. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano siya kabilis or gaano yung processing niya sa games. Next question galing kay FPS. Lag talaga sa YouTube? Baka sa YouTube app smooth. Check naman natin guys if mabilis siyang mag-play gamit ang YouTube app. Try natin mag-play kahit anong website na Wish 1075. Yan. Play tayo ng isang file. Yun, nagpi-play na maayos pati yung audio and video guys. So, perfect siya sa panonood ng YouTube. Tapos yung audio niya, yung naririnig nyo ba? Galing naman kay Mark Kenneth Bungaya. Pwede pong i-cast screen sa TV? Thanks po. Yes po, pwede siyang i-cast screen sa TV kasi meron siyang option na cast screen. Pero hindi ko pa na-try.
Okay, galing to kay For Sale. Na-try mo na po maglagay ng Microsoft Excel? How was the experience naman po? I'm planning to buy kasi pang Excel lang at other minor uses, watching videos and file storage. Also as an alternative class. Okay guys, try naman natin magbukas ng mga Word, mga Excel, ganun, PowerPoint. Iba, dinanood na ako dito eh. So, sa office. Punta lang dito sa ad, then. So, punta tayo dito sa spreadsheet. And guys, so, ayan yung mga sample template ng mga spreadsheet ng Excel na gusto nyong gawin para sa gustong gumamit ng Excel. Para sa kanilang mga trabaho, ganun. Ayun, meron pa siyang calendar, oh. Pwede kayong gumawa ng calendar. Ayun yung mga default niya. Okay, yung Word naman guys, tingnan natin kung pwede siya sa Word. So, mag-open tayo ng Word dito. And guys, oh, yan. Perfect siya for Word. Yung mga nag-encode dyan, pwede nyo gamitin itong tablet. O kaya magbabasa kayo ng mga file, mag-check ng mga list. Pwede itong Vinovo 10.1 inch tablet for reading Word file. Galing kay CJ. Okay lang ba yung brightness niya under the sun? So kapag nasa labas kayo guys, kahit itodo nyo yung brightness nito, medyo malabo siya. I recommend na gamitin nyo lang siya dito sa bahay o kaya dun sa medyo malilim na part, malilim na area. Dun kayo mag-browse gamit yung tablet kasi medyo hindi siya ganun kaliwanag kapag in-adjust mo yung brightness niya. So next, how's the display? Hindi po ba sobrang wash out yung colors? Guys, ito yung pinaka todong brightness ng Vinovo 10.1 inch tablet. So, if nakikita nyo sa screen nyo, yung color, yung texture, ganyan, yung kulay niya, hindi siya gaanong matingkad. Perfect siya sa mata, sa mga bata, hindi gaanong nakakasilaw, hindi gaanong nakakasira sa mata. Kasi hindi naman gaanong matingkad yung kulay niya. From MK Shiro. Ang daming nagsasabi sa Shopee, ang dali raw malubat. Totoo po ba ito? Sa battery naman guys, walang problema sa battery. Kapag naka-idle lang siya and hindi siya nakakonect sa Wi-Fi, umaabot siya ng almost 1 day. Pero kapag naka-open yung data or Wi-Fi mo, naglalast siya ng siguro mga 12 to 14 hours or almost half a day. So guys, if i-compare nyo yung size niya, no? This is iPhone 5S, iPhone 6, at saka itong Vinovo 10.1 inch tablet. So nakikita nyo naman yung difference, no? From 4 inches, tapos 4.7 inches, then 10.1 inches. Ganyan kalaki yung screen ng Vinovo tablet. From SL De Los Reyes, kaya mag-play ng 1080 movie? Ilang oras sinatagal ng battery? Hanap tayo ng video dito. Ito guys, check natin. So, nagpiplay ako ngayon ng isang HD video. If napanood nyo na yung Parasite, no? Yun. Ayan, guys. Ayan. Hindi pa todo yung volume niya. Ayan. Yung pinakatodong volume niya. Kung anong naririnig nyo ngayon na speaker, sound ng speaker, yun na yung naririnig nyo. Ganyan siya, kaganda yung audio niya. Pag nanonood kayo ng movie. And ganyan din ka-smooth yung pag-play ng video na HD. So perfect for watching videos and movies. Pagdating sa mga streaming, other streaming sites aside from YouTube guys, hindi siya advisable panoorin ng ibang mga movies sites like mga Netflix, ganun, like yung Crunchyroll, iMovie, ganun. Hindi ganun kalaki yung RAM niya para mag-play ng mga HD movies sa isang website. So guys, if manonood kayo ng movie, better na meron na lang kayong nakasave sa isang USB para i-diretso play nyo na dito using VLC and or
manood na lang kayo sa YouTube or sa Facebook. Hopefully, nasagot ko yung mga questions nyo, no, regarding dito sa tablet. So, ayun na guys, sana nakatulong tong video na ito para sa inyo para makapag-decide kayo if bibili pa ba kayo or bibili kayo ng Venovo 10.1-inch tablet. So, ayun na muna guys for today. Thank you very much guys for watching my videos and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.